This is SMNI News Channel, Truth That Matters. Matapos makakuha ng very good satisfaction ratings, si Pangulong Rodrigo Duterte inihayag ng isang political analyst na si Ana Malindugoy sa isang panayam na patunay lamang ito na marami hanggang ngayon ang kontento sa naging performance ng Pangulo. Matatanda ang naiulat ng Social Weather Station o SWS na nasa 60% o very good pa rin ang satisfaction rating ng Pangulo. Nakasaad sa survey na 75% ng adult Filipinos ang satisfied, 9% ang undecided, habang 15% ang hindi satisfied sa performance ni Pangulong Duterte. Mas tumaas din ang gross satisfaction rating ni Duterte ng 8% mula 67% noong September taong 2021. Ginawa ang nasabing survey simula Desyembre 12 hanggang Desyembre 16 gamit ang face-to-face interview sa 1,440 adults na may edad 18 pataas. Punto pa ni Malindugoy, hindi nagsisinungaling ang lumalabas na numero sa mga survey. Dahil dito sinabi ni Uy na malaking hamon sa susunod na Pangulo ang mataas na benchmark na itinakda ni Pangulong Duterte. Sa kabilang banda, sinabi naman ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP laban nitong Martes na i-endorso nila ang kandidato sa pagkapangulo na magpapatuloy sa legacy programs ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang payag, sinabi ng Pangulo ng PDP Laban na si Alfonso Cusi na susuportahan ng PDP Laban ang kandidato na magpapatuloy sa agenda ng pagbabago ni Pangulong Duterte. At idiniin na ang halalan ay dapat na nakabatay sa isyu at hindi nakabatay sa personalidad. Partikular niyang binanggit ang Build, Build, Build program, free education, universal health care, free irrigation, Barangay Development Program o BDP at ang Whole of Nation Approach para wakasan ang lokal na communist armed conflict at iba pang mga legacy program ng Pangulo na gustong may pagpatuloy ng mga Pilipino. Noong Enero 21, inihayag ng National Executive Committee ng PDP Laban na susuportahan nito ang Vice Presidential bet na si Sara Duterte batay sa kanyang mga credential, abugasya at pananaw para sa ating bansa, ngunit hindi pa binanggit kung sino ang susuportahan ito para sa pagkapangulo. Pinagtibay ng PDP Laban ang 11-point agenda para sa continuation ng legasiya ni Pangulong Duterte gaya ng paglaban sa katiwalian, pagpuksa sa kahirapan, pagsulong ng kapayapaan at kaayusan, pagwawakas ng pandemya, pagtalo sa terorismo ng mga komunista, pagpapanatili ng paglago ng ekonomiya, pagbuo ng mga trabaho, pagpapalakas ng national defense at mga foreign relations, mga reformang pang-edukasyon, desentralisasyon at pagbibigay kapangyarihan sa lokal na pamahalaan, charter change at federalismo. Sa usapin ng paglaban sa katiwalian, sinabi ni Cusi na ang hakbang tungo sa transparency ay maaaring pahusayin sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga batas tulad ng pagsasagawa ng pre-audit ng lahat ng mga transaksyon ng gobyerno, ang Freedom of Information Bill at ang pagtanggal ng bank secrecy law. At para naman wakasan ang komunistang terorismo sa bansa, sinabi niya na nais ng PDP Laban na ma-institutionalize ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC, palawakin ang BDP at ituloy ang lokal na pakikipag-ugnayan sa kapayapaan sa New People's Army at iba pa. Sa huling pahayag, sinabi ni Cusi na ang partido ay ipagpapatuloy ang pagbabago sa anyo ng gobyerno tungo sa isang federal na sistema, ang pagbabalik sa two-party system, ang pag-aalis ng mga mahigpit na provisyon sa ekonomiya ng 1987 Constitution, at ang pagpapatupad ng provisyon ng anti-political dynasty.